Hi guys, it's a beautiful Monday morning. Guys, pangon na. Guys, I'm sharing to you. Ano nga? I'm sharing to you today's motivation ni Kili Kili Libil for you to start, at least start lang po, for a start lang, a heads up, at least for 5 minutes. It really matters, guys. And then after, so hanggang sa na-build up mo na, kahit 5 minutes pa yan every day ng isang buwan, tatlong buwan, hanggang feel mo nang mag 6 minutes, 7 minutes, and onwards, 7 onwards, yun na po yung heads up. Kailangan talaga yung start up, kasi doon nagsisimula. And you'll never know, baka mamaya sabihin mo sa akin, yung 5 minutes, wala yan. Diba? Alright, ito na po yung iba kong tips for you to start at least 5 minutes of physical activity or exercise, because it matters. Thank you po, this is Carmina. Yung sabi nila, yung iba, isulat mo, parang yung goals mo, isulat mo siya na exercise today. Lagay mo siya dun sa isang papel, nakalagay yun sa mirror mo. Yung ate ko, naalala kong nagpapapayos siya. Nilalagay niya yun lagi. Sinulat niya ng, ewan ko, kumuha siya ng tinta, hindi ko alam, lipstick ba yun. Sinulat niya sa mirror niya na nakalagay exercise day. So, parang kasi pag sinulat mo, parang commitment mo na yun, di ba? So, ayun po. Pero ako, ang nangyari na po kasi pag matagal na po, I feel this applies to almost everyone. Sa tagal na po minsan, talagang ano na, lifestyle na siya, part na siya ng buhay ko. So, pag hindi ko po siya ginagawa, parang uneasy po ako. Parang hindi po masyadong maganda yung day ko, yung ganun. Yeah, ito po yun. Diba? Guys, hindi ko na alam kung anong number yun. Tip number 8 na ba? Ang tip number 8 po, hirap nito guys. Yung tip number 8, magiging fair naman po tayo. Kasi, pag hindi naman talaga pwede, at sobrang tight na yung time mo, pagod ka na, huwag na mag-exercise. Kung may sakit ka, magpahinga. Huwag mong i-force. Kasi ako, ginawa ko yun. Siguro yung iba kaya na kahit may slight fever mag-exercise, pero po pag ano talaga, huwag ka lang mag-exercise. I'd rather you rest. I suggest that you stop, take a pause. Wala namang mawawala kung magpahinga ka ng isang araw o dalawa. Pero yung dalawang taon po, kayo na po sasagot doon sa dalawang taon na yun. So ayun po, walang mawawala kung magpapahinga ka. Anong nangyayari naman minsan, you get addicted to the activity, you get to attach. Yun ang maganda. Hindi ko naman sinasabi mag-yoga kayo. Pwede kayong mag-anything, mag-linis, mag-volleyball, sumayaw, mag-zumba, ano ba yung ginagawa ng iba? Pilates, whatever, swimming, tennis, cricket, sabi. Pero anyway, yung mga ganun po. So, anything na sa tingin mo hindi ka pwede, may sakit ka, huwag mong pilitin. Okay, kung hindi talaga pwede na sa schedule at wala ka namang sakit at hindi talaga, dumating ka, anong oras na? Gabing gabi. Alas 11 ng gabi, alas 12 ng gabi, dapat ka pa ba mag-exercise? Yun po. Again, at saka, there may be, schedule may vary kung ikaw ay AM or night person, and then do so, pwede pagbalik ta rin may oras mo. Di ba po? Pero huwag pilitin din. Kasi ganun din eh, mas mahaba yung repercussions na you have to make up for it. Ang mangyayari, matatagtag ka, mabibinat ka. So, the longer, magpapahinga ka. So, the more na hindi ka nakapag-exercise. Bakit po kailangan mag-exercise? Kasi, wala lang. Feeling ko lang nakaka-good vibes yung mag-exercise. Hindi ko lang alam po ah. Kasi parang I don't want you to feel like I'm pushing it or anything. Pero totoo naman po, diba po, pawisan ka lang ng konti sa araw para gigising ka, diba? Oo. O, ako lang yon. Ayun po. So, yeah. Tip number 7. 8, guys. Diba merong iba pong exercise na nagre-require ng equipments? Kung wala po kayong equipments, yung hindi naman po pinahirap,
kung meron po kayong mabibigat na libro that will serve as weights, or basta safe, hindi naman kayo pag nalaglag ma-aksidente kayo, or meron kayong mga filled up na plastic water bottles, talagyan nyo lang ng water, depende po sa weight na gusto nyo, pwede po yun. Kasi yun nga, again, mag-improvise, hindi magiging problema yung pera. Like, meron kang sako, lagyan mo ng lupa, yun, pwedeng weights yun. Hindi po kailangan na you invest or you buy na expensive na hindi pa panahon para makolect mo. So, ngayon, pwede naman mag-improvise. Maghanap ka ng gamit sa bahay na pwede mong gamitin na mag-exercise para makapag-exercise ka. Minsan nga, as a beginner, you don't even need weights. Pero yung iba po, yung nag-ambition ka na ng gym, iba na po yun. Ginugol po yun. Pero unti-unti, pwede din naman. Ngayon, ang hirap kasi, di ba? Lalo na ngayon, nagkaroon na po tayo ng mga variants, yung COVID and all, corona. Ang hirap po manghiram ng equipments. So, para safe na lang po, ganun na lang po. May iba po gagawa ng wave, plastic na may bigas, tapos pabalutan ng masking tape. Yun, pwede ng weights yun, bubuhatin mo na yun. Ganun. So, yun po. Tip number 8 or 9 na ba? Hindi ko na alam, guys. Hi, guys. Guys, may share lang po ako sa inyo. Tapos na po ako mag-yoga. Pero may pa ganun. May pa swimming effect, guys. Gusto niyo yun? May pa ganun. May pa breaststroke. Hindi, ayun po. How was your weekend? I hope you had a great day. Wow. May pa ganun po ng paa. Oh. Teka, ang dumi ng paa ko sa... Anyway. Basta po, guys. Andito ako sa place. Dito ako bantang somewhere in Cubao. Umalis po ako ng house today. Nag-day off ako. Ayun po. I hope you had a great weekend. Mga maraming ganap, guys. Pero, nag-exercise na ba kayo? Bumangon na ba kayo sa kama? Or, kung sa tingin mo, hindi ako morning person, hindi ka morning person. Pwede kang maybe brunch person before lunch. Or maybe after lunch. Flexible na yun, guys. Napansin ko eh. Hindi na uso ngayon, guys, yung hindi ka morning person, tapos hirap na hirap ka, pinipilit mong bumangon, wag, hindi kailangan, guys. You have to enjoy also the exercise. Kung night person ka din, do so, balikta rin mo. Pwedeng before dinner, after dinner, pababa ka muna ng kinain. 5 minutes lang yan, guys. It really will matter kasi yaan ang key para mabuo mo yung parang sinasabi mo na I'm already in my flow. Yung flow na tinatawag. Wow, physical guru. Hindi naman, guys, experience ko lang to sa aking journey. Sa, hindi naman ako, well, hindi naman kasiksihan, guys. Pero, basta po, napansin ko po yun na you be on your greatest flow. Kung napansin mo, nag-enjoy ka sa exercise, hindi ka obliged, and then you sustain it. You're able to sustain it for a long time. Like, in a span of months. Tapos kung nabobore ka man, palitan mo lang. Or totally, mag-iba ka ng workout. Maglakad ka lang kung totally ganyan. So, yun lang, guys. Just a check out. Ako may time talaga. Minsan din, nabuburnout din ako. Ayoko ng yoga. Pero sinabi ko sa sarili ko, if I always change, para sa akin po ito, hindi po applicable sa inyo, sa akin lang po. Kung may kapareha ako, then, tara, ito ang journey natin pareho. Napansin ko na kung iba ako ng iba naman ng routine, I would never be able to say na ay okay, medyo ito ang strength ko. Kasi parang minsan gusto ko talaga, guys, yung yoga. Gusto ko talaga yun, just the thought na yung tumutupi-tipi ka or nagsususpend ka ng konti. Ayun, gusto ko lang talagang masolve yun na okay, one day magagawa ko rin yan or ano. Pero if I just keep on like in every week, every 2 weeks, nag-change ako ng routine ko, wala akong mabubuong something para sa akin po. Pero if you're the type of person na ano ka, multi-minded ka na okay, kaya ko mag-dancing today, the next day magbabali ako, magbabare, bar ba yun, bare, or pilates, or
rock climbing or whatever, running, it's up to you. Kasi iba-iba tayo, iba guys. Kaya sinasabi ko lagi, exercise or physical activity, kasi I don't want to impose yoga. Diba? Sa mga yoga professionals po dyan, sumasama lang po sa kulto, pero sana po kayo mag-visit sa mga motivational ano ko dito, churba. Ayun po. Guys, have a great day. Keep smiling. And remember, exercise at least 5 minutes a day because it matters. Thank you po. This is Carmina. Find CB Hobby Homeschool. You know the deal.